Hello, magandang umaga mga kaibigan. So, narito muli tayo sa ating channel para matuto ng iba't ibang kalaman tungkol sa iba't ibang mga bagay. Ang paksa nating pag-aaralan sa umaga ito mga kaibigan ay tungkol sa kung paano ba ayusin ang washing machine na kusang nagdrain, na para bang may leak, okay? Yung drainage niya. Yan yung nangyari dito sa ating washing machine. Ito, pag in-off mo dito, pakita mo muna dito. Ito. Ha? Pag i-drain mo dito, syempre magde-drain 'yan, yung tubig. Ha? Pero pag nakaganyan, titigil din yung pag-drain niya. Pero may mga kaso kung saan kahit na yung washing machine mo nandito siya sa ganitong angulo o yung pagkapihit, may nadedrain pa rin na konti. Ha? Kaya yun ang susolusyonan natin dito sa ating vlog na ito mga kaibigan. Kung paano ba mapipigilan yung pagdrain ng tubig mula sa ating washing machine kapag ito ay nakasara. Kahit na ito ay nakasara. Okay? So dito, ang una nyong gagawin mga kaibigan, syempre, bubuksan ninyo ito. Okay? Lapit mo. Ha? Yan. Nakikita nyo ito. Ito yung ano. Ito, kapag pinihit mo yung ano, tataas. Pag binalik mo, bababa. Ha? Tumataas yan o bumababa. Ha? Ngayon ito, para makita mo kung meron bang anong problema sa drainage mo, pwede mong buksan ito. Ayan. Bubuksan mo lang ito. Pipihitin mo ito. Ayan. Para makita mo kung ano yung sira niya. Okay? Ito. Yan, katulad niyan. May mga dumi-dumi na siya. May mga bara siya, yan oh. Tatanggalin mo yan. Dito, pakita mo dito. Ito, yung sa ano niya. Yan, kailangan linisan yan. So, lilinisan natin yan gamit ang yung ano. Yan oh. Titignan nyo rin kung may barya sa loob. Kasi yung barya, yan, maaaring maging cause din niya ng leak. Ito, lilinisan natin ito. Kung makikita nyo yan, marumi na siya, kaya kailangan linisan natin. Ngayon, kung problema, ito, itong spring, kung naputol na yan, itong mga spring na ito mga kaibigan, ang kailangan nyo gawin ay bumili kayo ng ganito sa mga bilihan ng mga parts ng washing machine. Ito. Ngayon, kung ang problema ito, itong rubber niya, yan, ang dapat ninyong gawin dyan, yun ang mahirap pagka nagkaroon na ng leak dyan o yung mga butas-butas. Ngayon, titignan nyo ang dumi na. Ha? So, kailangan talaga ayusin natin ito mga kaibigan. Ito kasi, automatic to. Ayan, oh. Ngayon, ito, kapag putol ito, eh syempre wala ka ng choice. Kung kinalawang na, sira na yon, papalitan mo na. Ngayon, titignan mo rin dun sa loob kung may mga barya. May mga barya na nahulog. Ha? Magiging dahilan din yun eh. Kaya lilinisin natin ito. Ha? Wait. So ito mga kaibigan, lilinisan natin ito. Ha? So syempre, gagamit tayo ng toothbrush. Ha? Lilinisan natin yan. Kasi kung hindi natin nalinisan yan, ang dumi na oh. Ayan, kinalawang na halos yung ano,
parang nagkaroon na siya ng mga debris. Ayan. Lilinisan natin yan, mga kaibigan. So, konting kalaman lang yan. Kesa naman, ipagawa nyo pa yan, lulukuhin pa nila kayo. Sabihin nila eh, may pinalitan silang pyesa o kung ano-ano pa dyan. O di, ikaw na lang gumawa. So nakita ninyo nagkaroon ng ano, ang daming dumi. Pati ito na rin linisan nyo. Ngayon, itong part na ito, mga kaibigan. Ayan. Titignan natin kung may bariya diyan. May mga naiwang bariya sa ano kasi sa bulsa ng ano, kung minsan sa bulsa ng mga pantalon or mga short pa na may bulsa dyan, nahulog ha? So lilinisin natin yan. Nakita yung puro kalawang na pwede rin sa iba kasi yan, sabihin nila binutas ng daga kahit na pwede pa nilang gawin. Stop mo. O kaya gamitan nyo ng ito, steel wall. Para matanggal yung ano niya, mga kalawang niya. Kaya ganito na lang. Kasi kung papagawa nyo pa to sa iba, sisingilin pa kayo ng malaki. Napansin ko wala naman siyang ano, bariya. Ayan. So natapos na natin, mga kaibigan. Ayan. Ito rin, titignan nyo rin ito. Kung ito mapuputol, kung putol na ito, isa rin sa mga dahilan yan. Pero bihira naman daw na maputol yan, yung ganyan. So ayan, naayos na natin, mga kaibigan. Ibabalik na natin. Ayan. So isasara lang natin uli siya. Paikot natin clockwise. Ayan. Make sure nakasara siyang mabuti. Oh. Titignan natin. Okay. Ako naman. Okay, tama ko. Okay, ngayon. Titignan natin ngayon, mga kaibigan, kung nagli-leak pa rin yung tubig mula sa ating washing machine. Lalagyan natin siya ng tubig para makita natin kung nagli-leak pa rin ba or ayos na. Okay? So, alisin ko muna itong mga...
Pakita mo dito. So nakikita nyo, iba pala yung dahilan kung bakit ano. Ayan o. Dapat naka ano siya mabuti. May pinanggagalingan yung tubig. Dito. Dito siya nanggagaling. So ipakita mo ito. Pakita mo ito. Okay, bagaman, wag dyan, baka mahulog. There's a spider. Okay, bagaman naka-close siya, spider. Straight, pahiga mo yung ano. Pakita mo to. Nagli-leak siya. Ayan, nagli-leak. So, titignan natin kung paano natin gagawin. Ha? So, ito yung problema natin, no? I-drain muna natin yung tubig. So, i-drain muna natin yan para ayusin natin kung ano talagang problema niya. Okay, ngayon, dahil nga nakita natin na nagli-leak pa rin siya, bubuksan natin siya. Dahil nakita ko dito nang gagaling yung So, ibig sabihin, ito kailangan nakaganon siya. Nakatulak siya dapat. Ha? Para hindi siya ano. So ito, dapat nakatulak na ganun. Nakatulak siya. So ang gagawin natin, ikot natin ng mabuti. Hindi nakikita. Yan, higpitan dapat natin ito. Yan ang paraan. Para hindi siya magli-leak. Ibig sabihin, hindi lang mahigpit yung pagkakasara niya. So higpitan natin mabuti. Ayan. So yan, kapag nakaganyan yan, at hinila mo, yan, magbubukas na siya. So, titignan uli natin kung naging effective ba yung ating ginawa. Okay, lalagyan uli natin ang tubig. Yan, dito pakita mo dito. Ay, pakita natin dito kung nagli-leak pa ba siya. Hindi. Ayun, hindi na siya nagli-leak. Nakita nyo? So, kailangan pala takpan ng mabuti. Higpitan ng pagsasara dito. Pag hindi mahigpit ang sara, pakita mo dito. Wala na siyang leak. Ayan. Nakita nyo? So, nilinis lang natin. Pakita mo dito. Kahit damihan pa natin yung karga niyang tubig. Ha? Ayan. Pakita mo ulit dito. Ayan. Hindi na siya nagli-leak. Pakita mo rin ako, ha? Nakita niyo wala na siyang leak. Di ba kanina pinakita ko nagli-leak siya? Kahit nakapatay siya. So ngayon, nakita na natin ang problema. Ito pala. So tinuruan ko kayo kung tungkol sa kung paano ba aayusin ang isang washing machine na kahit na nakasara siya, naka-close siya, nagde-drain pa rin siya. So nakita ninyo, una ninyong dapat gawin, linisin ninyo yung rubber niya,
i-check ninyo kung may barya sa loob. Tanggalin ninyo yon. Linisin ninyo yung paligid niya na may mga kalawang. Linisin ninyo. Tapos, pagkatapos niyan, tignan nyo rin yung you call this, spring niya. Kung sira na ba yung spring niya. Tignan nyo rin yung rubber niya kung may butas na. At higit sa lahat, make sure na nakasarang mabuti. Ito. Itong pinakita ko kanina sa inyo. Ha? Para masiguro ninyo na walang nagli-leak. Sayang kasi eh. Pagka naglagay ka dyan ng tubig, nagsasabon ka, sinasabon mo yung labahin, hindi mo alam eh, yung puno na nilagay mo, wala na parang laman. So yan lang mga kaibigan, sana meron kayo natutunan sa ating vlog sa araw na ito. Kung gusto nyo pa na ganito mga kaalaman tungkol sa mga iba't ibang bagay, ha? Don't forget to click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video para lagi kayong updated sa aking mga latest upload sa aking channel. So that's all for now. And as always, have a nice day, everyone. Picture tayo. Sige, picture tayo. Picture, picture. Picture mo na. Picture. Ayan na. Dito. Okay, stop.